po sa lahat. Bali ako po si Joey Dayrit, 29 years old. Ano po ako? Bali, isa po akong poultry farm practitioner and a consultant po. So dahil po, to start with po, dahil po sa trabaho ko, matagal po ako nawala sa ministry. Siguro mga 11 years po ako nawala sa ministry. Nag-desire po ako kay Lord na mabalik sa ministry. And then po, dahil po sa trabaho ko, na-assign po ako sa Quezon Province, Batangas, Cavite, even po sa Norte, sa La Union, Pangasinan, and Tarlac. So wala po akong time makapag-ministry ulit. Dati po akong sa WAM. So ayun po, dahil po sa trabaho, hindi po ako nakabalik sa ministry. Pero dinidesire ko po siya until such time po na after 4 years, si Lord po mismo yung gumalaw para lumapit po ako sa church. Ang area ko na lang po ngayon is Pampanga. Nagkapasalamat po kay Lord sa buhay po ni Pastor Loben kasi hindi niya po ako give up. He still pray for me po. So hanggang ngayon po, tiniyaya niya po ako mag-see you na o ikaw sa akin kasi you. Gumanon po siya. So nireceive ko naman po dahil nga po na-miss ko po yung pag-ministry. And then po, 1 year na po akong nasa kanya, bigla niya pong sinabi sa akin na mag-handle na daw po ako. So ako po, basically, kinabahan po doon, pero nanghingi po ako ng wisdom kay Lord kung ano po yung mangyayari sa akin. So after praying po doon kay Lord, binigyan niya po yung wisdom sa akin na hindi naman po ako yung mag-speak. It's the Holy Spirit who will speak doon po sa magiging CEO ko. Naging confident po ako, kaya in-accept ko po yung bibigay pong CEO sa akin. Question po is, how did the CEO help my spiritual growth? So, sa CEO po kasi, aside po sa mga sinabi ng mga nauna sa akin, it's family. We go deeper po dun sa pag-aaral sa word ni Lord. Kasi unlike po sa service, yung service po kasi tawag dito, parang sa CEO po kasi, you have the opportunity to ask. You have the opportunity to give insights and to sum up po doon, pag may problema po tayo, pag tayo nagtanong sa mga CEO members natin at saka sa leader natin, hindi lang po ako yung nakakahanap ng answer but also yung pong mga kasama ko sa CEO. Para po sa akin yung discipleship, dati po ang akala ko kapag nag-disciple ka, is ikaw lang yung magtuturo. But nung ako na po yung naging leader, hindi lang po ako yung natututo, ay hindi lang po ako yung nag-share, but even po yung hawak ko, may natutunan po ako sa kanila. And I believe po yung discipleship is continuing the recycle of redemption and passing on the faith that was passed on to me. So yun po. At saka in addition po, hanggang ngayon po, and I'm still praying po na yung pong time ko is lumawak pa po kasi po sa trabaho ko, minsan may mga on-call po sa mga farms and ginagabi po ako. Ang pinagpipray ko po kay Lord, nagbigyan niya po ako ng maraming time para po makabalik po sa ministry at saka po matutukan ko po yung 4 na CEO ko. I just want to leave this praise po sa inyo, lalo na po sa may mga businessman. Ito po yung natutunan ko kasi dahil nga po naghahanap ako ng maraming time, sabi po ni Lord sa akin, it's my business to do God's business. And it's His business to do, my business. So yun po, parang kung iunahin po talaga natin si Lord na po ay bahala magsusupply sa lahat ng kailangan po natin. Yun lang po, to God all be the glory po.